Welcome sa New Zealand Air Force. Obviously, flat na siya. So itong New Zealand Air Force museum na to noong 1976, tinatawag ito RNSAP. RNSAP means Royal New Zealand Air Force. At official siyang binuksan bilang museum noong 1987, April 1. Na may laking 37 hectares. At ang display area niya ay may laking 5,000 square meter. Ang kanyang storage ay may laking 14,000 square meter. Matagal na siya, matagal niya na. 1967. And then hanggang ngayon hindi siya nakatayo siya. At alam niyo bang sa panahon ng Gulf War nakipag-participate ang bansa New Zealand? Ganun din ang Australia, ganun din ang British. Yes, nakipag-participate sila sa Gulf War. Yun yung panahong 1991, Iraq invasion. Same. Speaking of Gulf War, alam niyo bang bago maganap ang Iraq invasion, ay mayroong kwento ng tatlong hari sa likod nito. Gusto niyo ba malaman? Pues, kung gusto niyo malaman, kukwento ko sa inyo. So habang kinukwento ko sa inyo ang kwento ng tatlong hari, ay enjoy niyo muna ang mga video ko sa loob ng museum. Stay tuned. Ang tatlong hari sa likod ng 1990s Gulf War. Sila Saddam Hussein, Al Saud, at Al Sabah ng Kuwait. Noong 1980s, ang giyera ng Iraq at Iran kasalukuyang nagaganap ng panahong iyon. At ang Saudi at Kuwait ay kaalyado ng Iraq laban sa Iran. Sila yung mga nagsusupply ng pagkain, medisina, at mga gamit pandigma. Kasi hindi sila pwedeng sumali sa gera. So normal naman yun. Pero bago maganap ang Gulf War, Iraq invasion noong 1990s, merong naganap na pagpupulong ng tatlong hari sa bansang Kuwait. Na ang hari ng Saudi at Kuwait, wala silang kaalam-alam na sasakupin na sila ni Saddam Hussein. Alam niyo ba kung anong dahilan? Pagtataksil. Panluloko. Kasi, noong panahong nagkipag-gera sa Saddam Hussein laban sa Iran, noong 1980s, napag-alaman ni Saddam Hussein na hinihigop ng Kuwait at Saudi ang langis nila. Alangis ng Iraq noong 1980s. So, agad-agad nagdeklara ng gera si Saddam Hussein laban sa dalawang bansa. Saudi saka Kuwait. So, sabi ni Saddam Hussein, sasakupin namin ang bansang ito. Sunod ng Saudi. So, minuto lang nasakop ng Iraq ang Kuwait. Kasi munit lang ito. Wala pang 30 minutes. Pagkatapos nun, dumiretso ito sa ng Saudi. Sa kabdi sila dumang kasi ito ang bawal.
yun ang border ng Kuwait saka Saudi. Pero saka sa mampahalan, nakahingi ng tulong ang Saudi sa Amerika. At dahil may base militar ang Amerika sa Bahrain, agad-agad nitong napabalik ng Kuwait sila sa Damusin. Doon nagsimula ang Iraq invasion. So yan ang kwento ng tatlong haring, si Saddam, Al-Saud, at si Al-Sabah ng Kuwait. Kaya kung bago ka lang sa ang channel, please subscribe, like, and share, comment below, and hit the notification bell para sa mga bago kong videos. Pero ang kwento ng tatlong hari na yun, eh, hindi ko sinasabi nito. So shoutout nga pala kay Kuya Bayani. Kung nandiyan ka pa rin sa Middle East, maraming maraming salamat sa iyo. At kahit pa paano eh, na-share ko ang iyong kwento tungkol sa tatlong hari. At shoutout din kay Ryan Budget Mill. So kung gusto ninyong makita ng mga recipe na swak lang sa inyong budget, just visit his YouTube account, Ryan Budget Meal. Shout out. So hindi tayo pwede masyado mag-ingay, so enjoy na lang the rest of video. So ito isang sample nila, binibigyan tayo ng opportunity para puha ng photos o might be videos. Tignan nyo yung machine. Diba? So ito yung mga ginamit na lang mga aircraft. Late 1940s. Tignan nyo yung mga ano niya, mga gauge niya. Tignan nyo. Sobrang luma na. Yung iba may, hindi ko alam kung kahoy ito eh. Diba? Kung na-repair na lang nila. So yan, I'm in your captain, Lieutenant Deo. Welcome aboard. Welcome to Air Force New Zealand Museum. So ang nakikita nyo ngayon, yan ay ang tinatawag na North American P-51B Mustang.